Hello guys, it's me again. For this video is gagawa tayo ng Skyflakes yogurt ice cream. Para sa mga nagda-diet pero pwede po to. Ito po mayonnaise, Skyflakes na crackers, and then yogurt. Ayan po kasimple guys, imbis na cream po ang ilalagay, yogurt na lang po. Sa mga nagda-diet po dyan, pwede pong yogurt na lang po ang ilalagay, hindi na po cream. So yan, lagay po natin ang yogurt. Ayan, lagay natin ang yogurt. Pwede na rin po itong gawing breakfast, lunch, at dinner. At pwede na rin pong pang midnight snacks. So, hati-hatiin po natin ng mga maliliit, yung Skyflakes, o kahit na anong klase pong biscuit po siya. Ayan, hanggang madurog siya. Kahit na hindi madurog yan, basta nahati-hati po siya. Okay lang po siya kasi nga po, ipifreezer naman po siya. Ayan, so ilagay na natin ang biscuit. Ihalo natin sa yogurt. Ilagay natin. Tapos, haluin natin. So, ayan po. Ganyan lang po kasimple, guys. Yung mga nagtitipid po dyan. Sa panahon po ngayon, mainit. Kailangan po natin ng malamig na nakakainin ngayon na hindi nakakataba. And halu-haluin po natin hanggang sa mahalo po yung yogurt sa biscuit po. And then, lagyan po natin ng mayonnaise para po pampaalis ng asim ng yogurt. Kasi ang yogurt po, may pagkaasim po siya. Para po, may lasa po siya. Haluan natin ng mayonnaise. Ayan. Ganyan lang po kasimple, guys. Tatlong ingredients lang po yan. Mayonnaise, yogurt, at saka biscuit po. Kahit anong klase pong biscuit, pwede po yan. Pwede din po Oreo, chocolate. Pwede po yan. Pero sa mga nagda-diet po, pwede pong pure na biscuit lang po, pure na Skyflakes. Okay na po yun. Pwede na pong pang breakfast, pang midnight snack, pang dinner po. Promise po, natry ko na po to lagi po. Hindi ko po pag kinakain ko po to, hindi ko po nararamdaman yung gutom ko. Kasi sa panahon ngayon, mainit po. Kailangan ng malamig. Naghanap tayo ng malamig na kakainin na yung hindi siya nakakataba. Ayan, halu-haluin lang natin. Ayan, haluin natin hanggang yung mag-cream na siya. Mag-cream na siya na nahalo na sa biscuit talaga. Ayan. Yan lang po guys. Tapos pagkatapos po niyan, i-freezer lang po natin hanggang tumigas po siya. Tapos tenan, pwede na po. Lagay na natin lahat.
Kahit hindi masyadong madurog lahat yung biskit niya, okay lang siya. So, yung pinakahuli, pinaka last na yogurt, ubusin na natin, lagay na natin lahat. Guys, bago po ang lahat, huwag po kalimutan i-subscribe and like po itong video. Para po updated kayo lagi sa mga susunod ko pang mga videos. So, ayan. Last. Mayonnaise. Pampalasa po guys kasi ang mayonnaise para hindi siya masyadong maasim. Ayan. Haluin lang po. Leave for 1 minute lang po siya. Tapos, lagay po natin sa may lagayan ng yogurt. Ayan na po siya, guys. So, pwede na siyang i-ref. Bali po, babad nyo lang po siya ng kahit 1 minute po. 2 minutes, 3 minutes, ganun po siya. Para po ma-absorb yung yogurt nung biscuit yung yogurt po. So ayan, lagay na natin sa may lagayan natin. Bali, ilalagay ko na po dito sa lagayan ng yogurt. Ayan, okay na siya. Pwede na siyang i-freezer. Ayan, nag-creamy-creamy na siya, na-absorb na niya na ng biscuit yung yogurt at mayonnaise na nailagay. Ayan guys ha. Tapos i-freezer natin. So, ibabad po natin siya ng isang araw, 24 hours. Freeze natin. Para po siya tumigas. So, after 24 hours, ayan na po. Tignan po natin kung ice cream na po siya. So, sa mga nagda-diet po dyan, so, ito lang po. Simpleng-simple lang po. Yogurt po ang gawin ninyo. So, ayan guys. So, ayan. Yummy! Ice cream ang dating. Ayan. Creamy siya guys. Hindi siya maasim. Pwede din pong kahit hindi po i-freezer siya guys ha, i-ref lang siya. Kung ayaw nyong maging ice cream. So, ayan guys. So, that's it guys. So, don't forget to like and subscribe and click the button bell para po updated kayo lagi sa aking mga susunod ko pang mga videos. So, thank you and see you in my next video.